So, Mr. President, you are sworn to protect and observe the Constitution and the laws in the Constitution and enforce all laws. Now, forgive me if I offend you. Well, that's right. That's all right. You know why I forgive you? Because you go into personal attacks. That's fine with me. Alam ko mahina ang tao na nag-atake personal. That is the refuge of the scoundrel, Mr. President. And I don't think you're a scoundrel. Sabi mo, tinatawag kita scoundrel. I'm just quoting. Sabi mo nga, mahilig ako mag-talkathon. Eh, talagang ganyan. Ang sabi ni Cory Aquino sa akin ng araw, you sound like Ninoy, you talk like Ninoy. That's why I like you. Sabi niya nga lang, nung nagsalita kami doon sa basis. Hindi pumapasok sa ulo ko yan. Basta ako, very, very, what you see is what you get. Okay na ho sa akin. Tama na po yan. Sir, itong ganitong criticism, pang-insulto ni Presidente sa inyo at sa iba pang member ng Blue Ribbon, anong dating sa inyo nito? Para ba kayo pigilan o i-discredit yung Blue Ribbon Committee hearing? Hindi. Dapat bigyan ng attention ng Presidente. Uy, Lau, in-appoint kita dyan. Bakit ang laki-laki ng mga binibili mo at hindi mo may paliwanag sa Blue Ribbon? Sagutin mo yan. Ito dapat nasabihin niya. Hindi, sasabihin niya, mga tao, mga kababayan, huwag niyong pakinggan ang Blue Ribbon. Huwag niyong pakinggan ang Senado. Tapos i-insulto niya kami. Eh, ibig sabihin may tinatago talaga. And then ano ba yun, Ms. President? I will talk to directly to the President. Mr. President, I advise you, as a friend, if you still consider me a friend, sagutin po lang nyo. Masagot nyo doon sa mga bata nyo yung issue. Bakit yung tatawagin mataba ako? Alam ko po mataba ako. Hindi man doon tayo nagpapagandahan ng lalaki. Palagi ko, mananalo naman ako sa inyo pagka nagpagandahan ng lalaki tayo. So, sir, huwag kayo magagalit.